habang iniingatan tayo ng Diyos, walang unnecessary pain kung lumalakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Siyempre, may mga pains na pag hindi ka sumunod sa pagkain ng Diyos, eh kasalanan na natin yun. Pero as we are walking according to the will of God, lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, walang unnecessary pain. Tinan nyo ha? Kaya we greatly rejoice. Yung pain na yon is purposeful. Sinasadya at may dahilan. Even though now for a little while, whoops, sarap, sandali lang yon, hindi yun managalan, walang bagyong forever. If necessary, o di ba? Kung kinakailangan. So in other words, hindi niya ito pinapahintulot na mangyari kung wala naman itong kabuluhan, kung wala naman itong saysay. Kaya kung sakali na mimigati na parang ang labo nito, hindi ko na ito kaya, whoops, relax ka lang. Hindi yan pinahintulot ang Diyos na walang kabuluhan. Kaya sabi ng Panginoon, no temptation, no trials has overtaken you which is not common to man. But God is faithful that He will not let you be tempted beyond your strength. Di ba? Hindi niya ginawa parang dahil lagpasa yung kakayanan. Hindi. Bakit? Kasi gusto ko niya magtagumpay. Gusto niya tayo magtagumpay. Ano sabi ng Panginoon? So that you may be able to overcome it. Di ba? Yun ang hangad ng Diyos. Hindi yan para sirain tayo. Yan ay para pagtibayin tayo. Now, alam niyo po ba kung bakit napakahalaga yan? Kasi nga, sa Panginoon, walang bagay na hindi importante. Everything that God allows is for our good. Di ba? Kaya walang trials na walang halaga.